Kayo po ba mga bossing ay isa sa mga nag-iisip sa ngayon kung ano kaya mga pinakamabibisa na pwede nating gamitin pampaswerte para layuan na tayo ng mga kamalasan at puro swerte ang dumating po sa atin. Ako po ay may irerekomenda kagaya po nito na pulang kandila. Ngayon mga bossing, isusulat niyo po dito kung ano man yung mga hinanain niyo sa buhay. Pero iingatan niyo po ito, hindi ito pwedeng maputol. Kapag po ito naputol, asya ay uulit po kayo ng kandila mga bossing. Dapat ang ating kandilang ito ay hindi po mapuputol. Ngayon po mga bossing, pwede rin naman para sigurado kayo na hindi mapuputol ay ibulong nyo na lang sa kandila kung ano man yung mga hinanain nyo sa buhay. Sabihin nyo po dito, sa pamamagitan nito ay magtutuloy-tuloy na. Ang swerte po ninyo at ang mga kamalasan na yan ay mawawala na. Ano po ba yung mga kamalasan na sobra-sobra na parang ikaw ay mapapasigaw na sa langit? Unang-una, walang pera. Yan, ako, nakakasigaw talaga sa langit po yan. Ganun din po kung ikaw po ay lubog sa pagkakautang. Ay nako, isa rin po yan mga bossing ko na nakaka-pressure. Kaya kailangan hanggat kaya magtiis, huwag kang uutang mga bossing. Ngayon po mga bossing, mas mainam din na kung kayo po ay may pagsubok sa inyong kalusugan. Sabihin nyo rin po dito, yan yung mga nakaka-pressure talaga mga bossing ko na mga problema natin. Or kaya po sabihin nyo po dito na kayo magkaroon ng mahabang buhay at gumaling na po kayo. Kailanman na hindi na kayo magkakaroon pa ng karamdaman. Pagtapos na po kayo mag-wish mga bossing ko, ano man po yung problema po ninyo. Halimbawa, may problema kayo sa inyong karelasyon, isa rin po yan. Nako, kilala ko mga bossing ko. Pag may problema sa kanilang karelasyon, yan ang pinakamakulit kaysa sa pera. Yung sa pera, hindi pa masyado. Pero pag ang pinakamakulit na kumbaga ang daming message sa'yo, yan po ay pag-ibig. Yan. Pag-ibig. Problema sa pag-ibig. Mga tuksong hindi maiwasan. Ganun din po mga bossing ko, pasaway ng mga anak. O ikaw po ay namumblema sa inyo pong mga anak, i-wish rin po dito. Kasi isa rin po yan sa maaaring maituring natin na kamalasan. Tapos, pangatlo, yung halimbawa, lapitin ka ng mga taong chismosa. Yung mga hindi mo naman inaano, pero inaano ka. Yan po, yung mga yan, na nape-pressure ka na. Pero kung hindi ka naman nape-pressure, huwag mo na lang pansinin. Pero kung nape-pressure ka na, naapektuhan ka na, pati pamilya po ninyo, kailangan nyo po ng mga ganito, mga bossing. Basta pag ginawa nyo po ito, naniniwala ka, mga bossing ha. Kasi baka pag gumawa kayo ng ganito, tapos hindi naman kayo naniniwala, ay di, wa-epekto itong ating gagawin. Kaya kailangan naniniwala po kayo. Pagtapos na po kayo mag-wish, mga bossing ko dito, ito po ay kailangan maitatayo natin. Itong kandilang ito na nakatayo talaga. Kumuha kayo ng lagayan, nila platito or baso. Hindi siya pwede sa sahig kasi natutunaw po ito. Dapat po mga bossing ko, ito ay merong, kumbaga may nakapatong po siya para pag natunaw siya, hindi sa sahig. Ngayon pa mga bossing, ibulong niyo po dito na mula sa inyong pong puso lahat ng nais po ninyo. Pagtapos na po kayo mag-wish po mga bossing ko, itayo niyo na po siya. Kapag natayo na po siya, paulit-ulitin niyo pumuli ang inyong mga hangarin sa buhay. Yung mga nakaka-pressure, mga kumbaga hindi niyo masolusyonan ang problema. Alam niyo po ba mga bossing, sabi nga po nila, kapag matindi ang mga problema, gagamitan niyo ng kandila. Kasi ito'y liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay. Kaya kung kayo po'y naniwala at naisyo po itong gawin mga bossing, asya. Good luck po sa inyo po lahat.